what's up mga boss? Tapang talay yung lirit natin. Let's go! What's up mga boss? Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo at ipapasilip ko sa inyo ang 2023 Expander JLS Automatic. Liga! Mga boss, itong Expander JLS natin, merong mga kulay na gray, silver, red, and pearl white. Yung SRP niya starting from 1,198,000 kapag white pearl naman, which is premium na color natin, 1,213,000. Mga boss, ngayon papakita ko na sa inyo yung loob at labas ng Expander JLS. Iikot ko kayo. Lika. Yung windshield natin ngayon, mga boss, is green laminated windshield na siya. So, lahat rin na windows niyan, laminated windshield na, hindi papasok yung ingay from labas ng unit. So, and purpose rin niya, dahil green laminated windshield na siya, so kung halimbawa may mga debris na bumagsak na wag naman sana mangyari, hindi siya agad magkakrack. Hindi siya agad papasok, okay? So, mapaprotektahan ka niya. Dito naman tayo sa may front. Kung mapapansin nyo, yung front natin is naka-dynamic shield pa siya na siya. With black accent, tsaka chrome accent. Tapos, nagpadagdag pogi pa sa kanya yung daytime running lights niya. LED na yan, guys, ha. Pati yung headlight niya. T-shape na. Diba? Naka-MPB ka, pero pogi pa rin yung unit mo. San ka pa? Tapos, mapansin nyo rin, naka-honeycomb mesh na rin tayo. Ayan. Tapos, dahil premium unit siya, naka-fog lamps na rin tayo. Doon naman tayo sa may driver side. Unang-una, yung sa wheels natin, 17-inch na yung wheels natin, two-tone alloy wheels siya. Kung mapapansin nyo, naka-mugs na siya, sporty design, lahat ng unit natin is ganyan. Pati spare tire natin, ganyan na rin yung design natin. Ito pa, yung ground clearance natin, ito, mapapansin nyo. Ang taas na ng height ng ground clearance natin, kaya mapapansin nyo yung mga old model ng Expander 2022, pababa, is mababa. Ngayon, mataas na siya, parang SUV na siya kahit MPV. Diba? So kahit may mga medyo matataas na baha, alam naman natin sa city, diba? Maulan, mabilis bumaha sa Metro Manila. So madadaanan natin yung Expander. Pasukin naman natin yung driver side. Papakita ko muna sa inyo yung sa may pinto natin, sa may door trims. Kung mapapansin nyo yung door trims natin, padded na siya, soft padded, leather siya. So, pati sa passenger seat, sa may mga pinduan ng passenger, ganyan na rin siya, yung mga door trims natin. Tapos, may central door lock system rin tayo. Tsaka, pwede rin natin ilock yung mga windows natin. Control natin siya. Pagpasok natin, unang-una, syempre, yung comfortability natin, yung hinahanap natin. Diba? So, yung upuan natin, may six-way adjustment siya. Pwede mo siyang iusod pa likod, pa harap. Eh, ako kasi matangkad ako, so, i-atras ko siya. Comfortable na ako dyan. Pwede mo rin i-adjust yung height niya. Ito. Pwede siyang tumaas at bumaba. Okay. And yung pang 6 tsaka 5 natin, may recline tsaka decline siya. Decline, recline. Sa steering wheel natin, guys, naka-leather wrap na rin siya. So, comfortable siya. Hindi ka magkakakalyo. Diba? Yung problema kasi pag masyadong matagal nagdadrive. Tapos, kung mapansin nyo dito sa may left side na to, may mga control siya, guys. So, ito, nakakonect to sa SmartLink audio display natin, SDA natin, 7 inches. So, may control rin dito sa volume, di ba? Pag ililipat mo siya sa mga radio. Tapos, meron din siyang hands-free na buttons. Pwede mo i-connect kasi yung phone mo dito through Bluetooth or through Android Auto or yung iPhone CarPlay. Okay? Pag nakakonect yung phone natin dito, pwede mo babaan, pwede mong sagutin yung tumatawag or kaya mag-voice command ka. Tapos dito naman sa may right side ng electric power steering wheel natin, merong cruise control. Yung cruise control naman, purpose niya is para hindi ka umapak na matagal sa gas pedal natin. Halimbawa, nasa expressway ka, S-Lex, N-Lex, wala naman nakaharang sa harap natin. Pwede mo siyang iset from starting from 40 kilometers and above. Tapos pag naset mo na siya, pwede mo natanggalin yung paa mo para less yung foot fatigue natin. Mas comfortable yung driving natin. Dahil electric power steering wheel siya, magaan siyang i-maniobra.
ng mga magdadrive. Lalo sa mga babae, hirap magmaneobra, lalo po pag hindi pa masyado tumatakbo yung sasakyan natin. Dahil nga, comfortability yung ino-offer ni Mitsubishi, yung electric power steering wheel natin is tilt and telescopic adjustment na siya. Taas-baba, pwede mo ilapit sa'yo or ilayo sa'yo. Depende sa kung saan ka comfortable. Tapos, dito naman tayo sa may transmission natin. Dahil nga naka-KOS na tayo or keyless operating system, basta yung susi ng driver na sa bulsa, yung layo kasi ng signal ng susi sa sasakyan, dapat 70 millimeters away lang. So, dapat nasa bulsa lang lagi. Kahit pindutin mo lang tong button na to, push start engine na lang tayo. Hindi na kailangan isuksok yung susi natin. Tapos dito naman sa may side na to, mapapansin nyo sa may transmission natin, sa may cambio, may maliit na button. 1.5 yung engine ng unit natin. Yung iba iniisip, ay baka ano, tawag dito, mabiten sa pag-akyat. Halimbawa, Baguio, Tagaytay, hindi siya mabibiten guys. Kasi meron din tayong overdrive na button. So mas malakas yung hatak niya dahil dito. Kapag mag-overtake ka or kaya mga pa-uphill. Tapos mapapansin nyo, wala ng handbrake. Electric handbrake na kasi siya. Pupush mo na lang siya, tsaka ipupull. Okay? Ganun lang siya. Tapos, mapansin nyo may auto-hold, brake auto-hold dyan. Para maiwasan din yung foot fatigue. Para sa inyan, pag inon mo yung brake auto-hold, kasi diba lalo sa Manila, Metro Manila, laging traffic. Pag naka-on yan, huminto ka, full stop pa, pwede mo tanggalin yung paa mo dun sa brake mo para hindi ka kailangan mag-brake na matagal. Yan kasi yung problema, diba, kapag traffic, diba, pindot ka ng pindot sa brake mo. Tapos, dahil nga GLS yung unit natin, okay, meron na tayong sandalan ng siko natin, armrest. Padded rin siya. Pwede rin natin siyang buksan. Okay? Sa loob niya, pwede tayong maglagay dyan ng drinks or anything na mga important na gamit natin. Tapos, meron din tayong tissue holder. Meron din tayong dalawang cup holder dito. Doon naman tayo sa may passenger side. Dito naman tayo ngayon sa may passenger side, guys. Second row. Ayan. Unang-una mapapansin nyo pagpasok ko pa lang, spacious na siya. 5'11 ako guys, yung headroom niya is mataas pa. So kahit 6-footer, may space pa, hindi tayo nakaganon, di ba? Minsan ganun yung ibang unit eh. Tapos yung legroom natin is maluwag pa. Kung isasagad ko siya, di ba? Hindi pa rin buwabangga yung tuhod ko. Kung matangkad yung upo sa likod. Tapos dito naman tayo sa may loob, sa may aircon. Papakita ko sa inyo dito sa taas. Guys, take note, yung aircon natin is Calsonic Cansena, which is yun yung mga best brand ng aircon ngayon sa mga sasakyan. So yung may sariling freon dito sa second row yung aircon niya. Abot yung lamig niya hanggang sa third row. Okay? So tapos mapapansin nyo guys, dito naman, halimbawa dalawa lang kayo dito sa second row na passenger seat. Etong gitna na upuan is pwede siyang maging armrest. Ayan. Tapos may cup holder rin siya. So, halimbawa, napadaan kayo, drive-thru, di ba? Nag-drive-thru kayo sa McDo or kaya Starbucks. So, yung mga nasa harap, may sariling cup holder, meron din kayo dito sa second row. Tapos, ito pa guys, may sariling charger rin na dito sa may second row. Ayan. Tapos, ito pa guys, pwede natin i-full flat to, yung area na to. Full flat. Pag halimbawa marami kayo kailangan na gamit dalhin, di ba? Nag-grocery kayo ng napakarami, kasha dito, o kaya bumili kayo ng malalaking TV, di ba? Or kaya freezer na yung malalaki, or kaya apat na balikbayan box, kasha dito. Yung iba halimbawa, nagbabakasyon sila, nagdadala sila ng mga foam, ilalatag nila, pag nagka-camping, ganyan. So, nakakapagpahinga sila dito. Guys, yung full tank naman ng expander natin is 45 liters. Okay. Unleaded gasoline siya. Dito tayo sa mirror area. Yung antenna natin is pin type na siya. So, mas accurate na yung pagkuha ng signal niya. Ayan o. Parang yung sungay ng mga shark. Di ba? Mas gwapo na tingnan. Tapos, makikita nyo, may rear spoiler na rin tayo. Rear stop signal light. So, pag nag-brake ka, mas dagdag na makikita ng mga nasa likod mo. Pag nag-brake ka, di ba? Signal lights natin, tsaka yung stop signal natin, is naka T-shape na rin siya.
So, guwapings ka na sa harap, guwapings ka pa sa likod mo. Di ba? Tapos, may mga dagdag na mga reflectors. Pag halimbawa, parking, or kaya may biglang mabilis sa likod mo, makikita talaga lalo na merong sasakyan sa may harapan nila. Buksan natin itong rear area. Mapansin natin, sa mga ibang unit, pagkabukas ng likod ng MPV nila, wala nang space. Papakita ko lang example na may space pa rin. Diba? Marami pa rin tayo pwede ikarga. Sa iba, ganyan na lang yung, yung design. Sa atin, meron pang compartment. Pag halimbawa, may mga kailangan tayong mas marami dalin, or kaya mas organized na kailangan ilagay. Diba? Tapos pwede rin dyan yung payong. Kung mapansin nyo, meron ditong may ma-access kayo, guys. Kasi yung spare tire kasi natin is may lock siya. Hindi mananakaw sa ilalim. Okay. Yung pangbukas naman niya nandito sa may basic tools. Ayan. Nandiyan yung mga basic tools natin. Okay. Doon naman tayo sa may front passenger seat. Guys, dahil nga naka KOS tayo, kahit yung susi na sa bulsa, makikita nyo tong button na to. Sa kabilang side, sa may driver side, may ganyan din button. Basta 70 millimeters nila yun ng susi, pindutin lang yan, is ma-access na ng papasok. Okay? Ito yung glove box natin. Dito nakalagay yung mga manual, pwede mo rin dyan lagay yung copy ng ORCR mo. Tapos sa taas niya, may dagdag na tray siya. So, para mas organized tayo. Pwede mo dyan lagay yung phone mo, or anything habang nag-charge ka, ganyan. Naka 2 airbags na rin tayo. Meron dito, tsaka sa may driver side. Tapos, na-adjust rin naman itong sa may passenger side na upuan. Ayan. May recline tsaka decline. Sa baba niya, may wet tray siya. Ayan. Yung iba sinasabi, shoe tray. Hindi siya shoe tray, pero ang tawag dyan is wet tray. Halimbawa, may mga basang anything para ma-separate. Mga boss, dito naman tayo sa promo ng Expander. Okay? Sa Expander GLS, ang promo natin ngayon is 48,000 yung down payment natin. Tapos kapag white siya, 49,000 yung down payment natin. Sa Expander GLX na automatic naman, yung basic unit, is 46,000 yung down payment natin. Kapag naman Expander GLX, basic unit na manual, 39,000 yung down payment natin. Sa Expander Cross naman, yung promo natin is 67,000 sa monotone, which is color silver tsaka gray. Kapag two-tone naman, 69,000 yung down payment. Sa Expander Cross na white, ang down payment sa white pearl is 70,000 yung down payment. So guys, PM nyo lang ako, comment na kayo dito. Follow and subscribe nyo lang ako dito sa YouTube channel ko, sa FB page ko. Like nyo na rin tong video, share nyo. See you!